Tiniyak ng Department of Health na tinutugunan na nila ang tila pagdami ng mga nagkakasakit sa mga evacuation center. Ayon sa DOH, sapat ang kanilang paghahanda para sa kalamidad gaya ng bagyo, kabilang na ang supply ng gamot at kagamitan. Si Mark Fetalco sa detalye, Rise and Shine, Mark. Aabot sa 178 ang naiulat na injuries ng Department of Health kasunod ng pananalasa ng bagyong Paeng sa bansa. Ayon kay Dr. Aletier de Guzman, Director ng DOH Epidemiology Bureau, bukod sa mga nasugatan, nakapagdala rin sila ng ilang medical conditions sa Regions 2, 3 at 12. Kabilang dito ang acute and upper respiratory infection, ubot sipon, lagnat, hypertension, acute gastroenteritis, abdominal pain at iba pa. Sa Western Visayas, skin diseases at open wounds ang karaniwang naiulat sa mga evacuation center, habang respiratory infection at acute gastroenteritis naman sa mga ospital sa rehiyon. Dagdag ng DOH, maaring mauwi sa mas maraming kaso ng diarrhea, leptospirosis at dengue ang mga bagyo at pagbaha. Pagtitiyak ng DOH, sapat ang kanilang mga paghahanda para sa mga kalamidad gaya ng bagyo. Ayon kay Health Emergency Management Bureau Director Dr. Bernadette Velasco, aabot sa mahigit 104 million pesos ang na-preposition ng DOH para sa mga gamot at medical supplies and commodities. Meron na tayong mga preposition po na mga gamit. That includes also mga assorted medicines po na nandun na sila sa mga regions para po kung kailangan ng LGUs natin, mabilis po natin mabibigay. Dagdag ng DOH, sa evacuation centers pa lang ay sinisimulan na rin nila ang mga paghahanda para sa mga apektadong individual. Kapag evacuation center ka, para kang may mini health center din doon, no? Kailangan mayroon tayong access to consultation, no? So may doctor or nurse or staff, healthcare worker staff na nakatalaga dapat sa ating mga health center. Wala namang naiulat ang DOH na malaking pinsala sa mga health facilities sa bansa bunsod ng bagyong Paeng. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.